Yan. Okay, pwede kayong mag-screenshots ng mga slides, pero if I were you, mag-jot down kayo ng mga notes. Kasi ako pagka nagpe-present ng slides, hindi kompleto. Kumbaga, dinadaldal ko na lang yung explanation. So, much better kung meron kayong notepad tapos ballpen and then jot down na lang kayo ng jot down ng mga important facts na maririnig nyo dito sa discussion. Okay? Yan. Okay, kita na yung screen ko. Tama ba? Kita na? Yes po, sir. Opo, okay, sir. Okay, sige. So, sino rito yung galing na sa akin? Naging estudyante ko na dati. Ako po, sir. Marami-rami ba? Po, sir. Ako po, sir. Ah, okay. So, marami. So, itong orientation na to, parang din yan yung nasa PE natin. Okay? Sa isahin na lang natin. So, orientation muna tayo. Yung para doon sa kaalaman ng lahat, lalo na yung hindi pa galing sa akin, hindi ako nag-check ng mga outputs sa Google Classroom. Never akong nag-check doon. Pero magsasubmit pa rin kayo ng output nyo sa Google Classroom. Meron tayong tinatawag na Facebook group. Pakimute muna, pakimute. Sino ba yan? Ayan. Okay, so meron tayong tinatawag na Facebook group. Wala tayong wala tayong GC. Okay? Hindi ako nag-GC. Ang rationale behind kung bakit walang GC, kasi once na nag-announce ako doon, matatabunan lang eh. So, pangit. Mas maganda talaga yung Facebook group. You need to join the Facebook group. Okay? Doon kayo magsasubmit ng output nyo sa Facebook group natin as comment. Okay? Doon ako mag-check. Two-prong ang submission ng ating output. Ibig sabihin ng two-prong, dalawang way. Isa sa Google Classroom at isa sa Facebook group. So, sa Google Classroom, ite-turn in nyo yung output ninyo as an assigned task. And then, sa Facebook group naman, po-comment nyo yung task ninyo. Pipicturean nyo, hindi link ha. Wag link. Kahit na Google Drive yan, hindi ako magbubukas ng link. Picturean nyo yung gawa ninyo, screenshot nyo yung gawa ninyo, then yun ang i-comment nyo dun sa submission post sa Facebook group natin. Malinaw na malinaw na malinaw to. Okay? Hindi ako mag-check sa Google Classroom. So, 68 na yung nandito, tapos ang enrolled sa atin ay nasa 90 students. At ang nasa Facebook group natin ay nasa 38 pa lang yata. So, meaning, maraming marami pa sa inyo ang wala sa Facebook group. So, kailangan nyong umattend, ay kailangan nyong mag-join ng Facebook group. Saan ang Facebook group? Ito yung class stream natin. Tama? Nakikita nyo? Ito yung Google Class stream. Tama? Yes po. Yes, okay. Coach. Yes, scroll nyo yan. Ayan, oh, October 19 post. Ayan ang announcement. Good morning, PE students at saka yung major students. Welcome to our virtual class. Please be informed that we will have FB groups for each sections instead of a GC. All outputs, engagement, info pertaining to this semester's lecture, task, modules, and videos will be found in our FB group. You need to join your respective section's FB group. All outputs will be checked in our FB group. These are the links of the FB groups of your sections that you are required to join up. Ayun yung nasa inyo yung sa baba. So join up. Hindi pwedeng hindi. Okay? Kailangan dun kayo mag-submit at dun ako mag-check. Sir, hindi. Sabi ng NTC, ano sa Google Classroom eh. Yun ang platform. Yun ang susundin namin. Eh di wala kang grade. Susumbong kita. Sumbong mo. Sumbong mo. Go ahead. Ano rationale behind kung bakit FB group ang platform na kinuha ko? Magsasubmit pa rin kayo sa Google Class ha, pero hindi ako doon mag-check. Why? Bakit FB group? Kasi once na FB group, okay, once na nag-comment na kayo doon sa submission post, magno-notify sa akin. Palagi natin binubuksan ng Facebook natin eh. IG tsaka Facebook eh. Hindi naman email eh. Okay? So once na nag-notify yan, automatic kiklik ko yung notification. Tama? So once na clinic ko, say for example, ito, nag-submit, ayan o. Oh. Ayan. Ayan.
saan pa ba? Ayan, ayan, nag-comment. So, nag-submit siya. So, once na nag-submit yan, kiklik ko yan. Okay? Once na nag-click, yun, titingnan ko yung sinubmit niya. So, pagkatama yung sinubmit niya, automatic na lalike ko yung sinubmit niya. Once na nilike ko, ibig sabihin na checkan ko na. Once na na-checkan ko na, bubuksan ko ngayon yung portal. Okay? Kasi automatic rekta na akong encode ng grades ninyo para hindi tayo nalilate. So, ibig sabihin, once na sinubmit mo yung task, once na sinubmit mo yung output dun sa Facebook group, magno-notify sa akin real time. And then, che-checkan ko na kagad and then e-encode ko na kagad dito sa portal. Once na na-encode ko na sa portal, okay? So, say for example, yung isa kanina ay 1.1 biped daw ang section niya. Ayan. So, e-encode ko na yun kung ano man yung prelim, midterm, finals yun. So, encode. Ayan, in-encode ko na. Encoded na yung grades. Okay? And then, after kung encode sa portal, bubuksan ko ngayon yung class record niya. Class record niya ng section niya is 1.1 biped daw siya. So, bubuksan ko rin yung class record. Yan. May grades na. Okay? So, yun ang reason behind kung bakit sa Facebook group platform ako nagpapasabi. Huwag ka makulit, huwag matigas ang ulo. When I say, kailangan nyong mag-join sa Facebook group at doon kayo magsasubmit at doon lang ako mag-check, hindi ako mag-check sa Google Classroom. Totoong ginagawa ko yun. Hindi ako nag-check sa Google Classroom. So, sa Facebook group kayo mag-join. Are we clear? Malinaw po ba? Okay. Yes, sir. Okay, so malinaw na. Sino na naman po tumata? Nasa klase ako. Wait lang ah. Message ko lang itong baliw na to. Yan. Okay? So, kailangan nyo mag-join. So, tingnan natin yung Facebook group ninyo. 1S, NTC. Yun. Yan ang Facebook group ninyo. So, nasa 65 na pala. Very good. So, 65 na yung naka-join. Ilan kayo nandito? 70 kayong nandito, so ibig sabihin meron pang hindi nag-join up dun sa Facebook group natin. Mag-join na. Okay? Tapos, kung titignan ko naman yung portal, ilan ba total students natin? Paki-unmute muna. Yan. Yun. So, nasa 99 students kayo lahat-lahat. 99 versus 65. So, meron pang kulang na 29 students pa ang hinihintay ko na mag-join dapat sa Facebook group natin. Malinaw? Okay? So, okay tayo ha? Pakirelay na rin sa kanila. Kung may mga GC kayo sa ibang subject, pakirelay sa kanila yon. Hindi ako kailanman mag-check sa Google Classroom. Malinaw. Okay? So, yun yung isang part ng orientation na need nyo talaga malagay sa isip ninyo. Okay? Kailangan, naka-join kayo sa Facebook group, kailangan doon kayo mag-submit, kailangan doon kayo magpasa ng mga task. So, wala pang submission post. So, ang gagawin ko ngayon, o-open ko ngayon tong classwork. Okay? Prelim. Yan. I-assign ko na rin dito sa Google Class to. So, ang gagawin ko, yan. Kakopy ko. Prelim. Submission post. Ayan.
So may submission post na. Once na natapos nyo na, pwede na kayong mag-comment dyan. Okay? So, paano ba magko-comment? Ang gagawin ninyo, kakaptionan nyo yan, lalagyan nyo ng pangalan ninyo, ng totoong name ninyo, buha tayo ng isa para meron kayong example. Okay? O, halimbawa ito, ayan. So, alam ko may Facebook alias kayo. Kung true name nyo yung Facebook nyo, Facebook name nyo, ganun pa rin ang gagawin nyo. Kakaptionan nyo ng ganito. Apelyido, pangalan, middle initial, section nyo, kung anong week yan, week 1 and 2, or prelim. And then, i-comment nyo na ngayon yung picture ng gawa ninyo. Kung sa yellow pad nyo yung ginawa, picturean nyo yung yellow pad. Kung sa computer nyo yung ginawa, screenshot nyo yun, and then yun ang i-comment nyo rito yung screenshot. Okay? So, ganyan mag-submit sa akin. Hindi yan link. Sir, eh, dapat ano yan ah, private dapat yan eh. Medyo private akong person. Public yung Facebook natin. Ganyan, ganyan, etc., etc. Ganon din naman yan pagka nag-face-to-face tayo eh. Pagka nag-face-to-face, may board work. O, sa board mo ilagay yung answer mo. Paano masasagutin yan? Naka-public din. So, talagang dyan yung isasubmit yan, hindi link. Hindi Google Drive link, hindi kahit na anong link ang isasubmit nyo dyan. Malinaw to. Okay? So, meron na kayong 2 points na naiintindihan ngayong orientation. Hindi ako kailanman nag-check sa Google Classroom. Kailangan nyo mag-join sa Facebook group kasi doon ako mag-check ng output. Paano sinasubmit? Merong submission post na katulad nyan. And then, i-comment nyo yung gawa ninyo. Yung photo ng gawa ninyo, hindi link ng gawa ninyo. Okay? So, ganyan ang pagsasubmit. Okay, may deadline ba? Hindi ako kailanman nagma-minus ng late submission. Actually, lahat nga ito ng mga to prelim, midterm, finals, kung sa finals nyo gagawin at isasubmit. Ayun, go ahead. Sige, walang problema. Pero, ganito lang yan. Time management lang yan. Ang eskwelahan, hindi yan education first eh. Hindi. Ang eskwelahan ay training ground sa hanap buhay. Kung kaya mong gawin yung task, ora mismo, and kaya mo nang isubmit, bakit mo patatagalin? Kung ano trabaho mo ngayon sa pag-aaral, yan din ang ginagang gagawin mo malamang pagka naghanap buhay ka. So kahit na sinabi ko na wala ang minus ang mga late, okay lang, kahit sa finals mo pa isubmit lahat, sige, go ahead. Tama nga. Pero meron tayong tinatawag na institution-imposed deadline. Tandaan ninyo, pagka nag-finals na, sabay-sabay na kaming mga teachers nyo, lalo na sa major, na magpapa-research, magpapa-project. So once na nagsabay-sabay kami, magka-cramming ka lang. And then, tsaka kayo magre-reklamo, pambira naman, di kami pinagbigyan ni sir. Ikasalanan nyo eh. Di ba? So, kung kaya nyo tapusin ang prelim na schedule, tapusin nyo. Mas maganda. Okay? May institution-imposed deadline eh. Once na nag-impose na ng deadline yung NTC sa aming mga teachers na lahat ng grade should be encoded and validated by this date, wala na kayong magagawa doon. Eh sir, sabi nyo, fake news ka pala eh. Eh sir, sabi nyo, pagka ganyan, late kami, hindi naman kayo nagma-minus, so tatanggapin nyo pa. Yes, of course, tatanggapin. Pero magsusupersede yung institution-imposed deadline sa deadline namin. Sila pa rin ang masusunod yung NTC. Pagka sinabi ng NTC na hanggang dito na lang, wala na tayong magagawa. So if I were you, okay, magiging teacher din kayo. Tatandaan nyo yan. Ang teacher, puro deadline yan. Okay? So if I were you, kayang tapusin naman ng prelim, tapusin mo na ng prelim. Kayang tapusin ng midterm, tapusin mo na ng midterm. Kayang tapusin ng finals, tapusin mo na ng finals yung trabaho mo. I-submit mo na on time. Okay? So, mas maganda yun. Kesa yung pangawa kanyo yung sinabi ng teacher nyo na, sige, hindi ko ma-minusan yan. Sige, submit nyo sa finals. Hanggang sa magka-problema ka, mag-cramming ka, malate ka. Okay? So, yan ang sa deadline naman at saka sa pagsasubmit. Isa pa. Sir, nakita ko, napansin nyo naman yung grades, tama? Sige, pull up natin. Ay, iba pala to. Wait ha. Pupull up ako ng isang grade. Isang... Alam to ng mga naging estudyante ko ni.
Limbawa, ito. Ayan. Ayan, ano nakikita niyong grades? 100, coach. 100. Opo. Ano nakikita niyong grades? 100. Same ano nakikita niyong grades? 100 po. 100. 100. Wala kayong po problemahin sa akin sa grades kahit na major subject pa to. Tatadtarin ko kayo ng 100 as long as yung content ay tama naman. Regardless kahit na paano nyo pa yan i-present sa pagsasubmit ninyo. Okay? So iwo 100. Palato ko na yan sa mga magulang ninyo na patuloy silang naniniwala na kailangan kayong mag-enroll kahit pa online setting pa rin yung iba o yung karamihan. Yes, coach. Okay? Naniniwala pa rin sila na magkakaroon na mas kailangan yung magkaroon ng formal education pa rin. Balato ko na sa inyo yan. Kahit nga eh, ganito. Kahit nga sa yellow pad mo lang sinulat ang sagot mo, pinicturan mo, tama naman yung content, pangit pa sulat mo, pero tama yung content, then pinicturan mo, yun ang kinoment mo, 100 yan. Sir, unfair, sasabihin ng iba. Sir, nakita nyo ba yung sinubmit ko? Sir, ang ganda ng graphical presentation ko. Pinaghirapan, pinagpuyatan ko yun. 100 ako. Tapos 100 din yung yellow pad. Unfair yan, sir. Sir, no, it's not. Hindi yun unfair. Bakit? Now is not the time for competition, but rather it's the time for compassion. Dapat kang matuwa at magalak na yung kaklase mo na yan in spite of the lack of resources of their family, na yellow pad lang ang nakayanan niya at saka yung cellphone lang niya. Wala siyang computer, wala siyang laptop, wala siyang kahit na ano. Nakatulad mo, in spite of their shortcomings, ay kaklase mo pa rin siya hanggang ngayon. Nagpapatuloy na ginagapang siya ng nanay at tatay niya para mapagpatuloy niyang kanyang pag-aaral. Dapat kang magalak at matuwa. Hindi ngayon panahon ng competition, ngayong pandemic. Panahon to ng compassion. Sir, kung ganun rin lang pala, eh di mag-yellowpad na rin ako kahit may MacBook ako, kahit may laptop akong maganda. Fine, go ahead. Sige, mag-yellowpad ka. Pero again, paulit-ulit ko to sinasabi sa lahat ng klase ko, ang eskwela na hindi talaga yan education per se lang. Ang eskwela na training ground sa hanap buhay. Kung anong ginagawa mo sa school, most likely, pag nagtrabaho ka, ganun din ang tatangayin mong practice. So kung magaling ka mag-present ng graphics sa yung mga sinasubmit, chances are, pagdating mo sa trabaho, madadala mo yan. Magaling ka rin. Marireward yan in due time. Okay? So, yun ang reason ko kung bakit pare-pareha. Sir, may rubrics ha. Hindi nyo susundin yung rubrics. Simula nung nag-pandemic ang NTC, palagi ko nang tinatadtad ng 100 na grade ang mga estudyante ko kahit na major subject pa yan. Ang mga grades lang na namamayagpag sa class record ko kahit na major subject pa yan is 97, 98, 99, 100. Tinatadtad ko lang talaga ng ganun. 97, 98, 99, 100 is A pa din eh. A pa rin ang equivalent niyan. So parehas lang din. Okay? Hindi na ako nagbababa ng 90, 85, 88. Hindi. Okay? So, tatadtarin ko kayo ng 100. Galingan nyo yung paggawa. Galingan nyo yung paggawa ng task, pagsubmit ng output. Basta i-reward ko yan, 100. Okay? Clear? So, yan yung pagsasubmit at saka ganyan ang grading system natin at ganyan ang paliwanag ko kung bakit gano'n ang grades na binibigay ko. Halimbawa naman, mali nang sinubmit. Say, for example, mali. Mali nang sinubmit. So kung mali nang sinubmit, hindi ko papadelete sa iyo 'yan. Ang gagawin ko, magre-reply ako sa baba. Okay? So re-replyan kita. Mukhang nalito ka, naligaw ka yata, mukhang nag-away yata kayo ng boyfriend mo kaya nagkamali ka diyan sa sinubmit mo, na confused ka. Ganito kasi ang tama. Tingnan mo, panoorin mo yung video, andun yung tama. Okay? So hindi mo i-delete 'yun. Wa 100 na rin kita. Why? Bakit hindi pinapadelete? Kasi para mabasa ng kaklase mo na mali yung nagawa mo at alam na nila yung tama, nakatulong pa tayo sa classmate mo. At ngayon, kaya kita wa 100 kasi na-rectify na natin yung concern. Na-rectify na natin yung mistakes. Why? Na-call out ko ni. Alam mo na ngayon yung tama.
So you don't need to delete anything. Okay, clear? So okay tayo sa pagsasubmit? Yes po, coach. Mga Mr. at Miss? Yes po, sir. Yes po. Okay, so ganyan ako palagi umatake simula nung nag-pandemic setting. Actually, pagka face-to-face, hindi ako ganito eh. Pag face-to-face, medyo masungit ako, tarantado ako, walang iya ako eh. Okay? Pero simula nung nag-pandemic, we need to adapt. We need to adapt. Okay? Yeah, ako, nagpapa-corporal punishment ako eh. Corporal punishment is punishable under CHED law. Kung sino mang professors, teachers, instructor ang nagpapa-corporal punishment, pwedeng yung isumbong at ireklamo. More than 25 years na ako nagtuturo, nagpapa-corporal punishment ako sa kahit sa eskwela na ako magturo hanggang ngayon nung face-to-face. Napadala na ako, nasumbong na ako sa kung saan sa mga opisina dahil dyan sa lintik na corporal punishment na yan. Pero hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Why? Kaya kong panindigan yung ginagawa ko. Isang example ng corporal punishment sa akin. So say for example, nasa face-to-face class setting na tayo, no? Yan. And then, may group activity tayo. Then meron dumating late. Okay, late. Ang gagawin ko, hindi ko papatuloy yung group activity. Tigil nyo yan. Aliga rito. May late eh. Yan. So, ang gagawin nung late, uupo siya sa harapan. Bibigay ko yung upuan ko. Upo ka dyan sa table. Yan, sa harap nila. Okay, everybody, kuha kayo ng one whole sheet ng yellow pad. And then, sulat nyo dyan sa yellow pad, 1,000 times hindi na po ako malilate. Yung na-late, wala siyang gagawin. Nakatingin lang sa inyong lahat. Ganun ako walang iya, ganun ako sama, ganun ako tarantado nung nag-face-to-face pa. So, unfair din ba yun? No, it's not. No man is an island, eh. Hindi kayo pwedeng mabuhay mag-isa. So, meron tayong responsibilidad na kailangan nating pangalagaan, hindi lang sa pamilya nyo, hindi lang sa kapitbahay nyo, hindi lang sa barangay nyo. Likewise, may responsibilidad kayo habang nasa school kayo sa mga kaklase nyo, pagka nagtatrabaho kayo sa mga katrabaho ninyo, co-teachers ninyo, ka-opisina ninyo, estudyante ninyo. Okay? Pero simula nung nag-pandemic, nag-adapt na ako eh. Siyempre, kailangan natin mag-adapt. Hindi lahat ng estudyante ay may magandang internet connectivity. Hindi lahat ng estudyante ay may pare-parehas na kapasidad ng pag-aaral online. Yung iba, cellphone lang ang gamit tapos medyo pangit pa, 'di ba? So simula noon, we have to adapt. Tatandaan niyo 'to, ha. Tandaan niyo 'to. Kayo, pagka nagtuturo kayo, okay? Huwag niyo gegradean ng estudyante ninyo ayon sa kapasidad ng pinakamatalino sa klase ninyo. Mali 'yun. Guilty ako diyan nung una na ganoon ako ang katwiran ko. Anong klaseng trabaho to? Ba't ganito? Tingnan mga trabaho no, no? Parehas lang naman tayo ng lesson. Parehas lang ko lang naman kayong tinuruan. Parehas lang naman din ako na sinulat sa blackboard. Sinulat nyo rin naman. Bakit siya ganyan ang gawa, 100? Bakit ikaw ganyan? Guilty ako ron. Mali pala yun. Okay? Huwag nyong gegradean ang estudyante ninyo base sa kapasidad ng pinakamatalino sa klase ninyo. Huwag. Gradean nyo yung estudyante nyo ayon sa kapasidad niya. Tandaan nyo, ang puno ng mangga, ang bunga ng mangga, hindi yan sabay-sabay nahihinog sa puno. Okay? Merong nahihinog kagad, merong hilaw, kasabay nung nahinog na yun. So, yung hilaw na yun, pagtyagaan nyo, eventually, patience lang yan, nourish nyo lang yung fruit, eventually, mahihinog din yan, tatamis din yan. So, fair ba na gradean mo na siya kagad ng ganun? No. Wag. Hindi yun fair. So, gradean mo siya ayon sa kapasidad ng ginawa niya sa oras na yun. And then, inourish niyo siya, turuan niyo siya, hanggang sa makasabay siya sa klase niyo. Then, eventually, pagdating ng finals, halos pantay-pantay na lahat ng estudyante niyo. Okay? So, ganun na kung mag-atake sa grading natin. Okay? Clear? So, any concerns dito sa mga orientation na to bago pato ituloy? Any reactions? Anything else? Anybody else? Wala, sir. Oh, wala daw. Mga Mr. at Miss. Anybody? Calling once, twice, thrice. Okay, tuloy natin. Tsaka isa pa yan. Simula kanina, ano address ko sa inyo? Ano, paano ko kayo ina-address? Sir po. Sir or? Sir and Miss po.
Mr. and Miss, kahit kailan hindi ko kayo tatawaging kahit kailan hindi ko kayo tatawaging iho at iha. Never. I-address ko kayong Mr. at saka Miss o Sir at Ma'am. Why? 4 years from now or 2 years or 3 years from now, professional na rin kayo eh. Magtuturo na rin kayo sa eskwelahan kung saan kayo mag-a-apply. Magiging Sir at Ma'am na rin kayo. So you better act like one. So I treat you as one, so you better act like one. Okay? Hindi ko kailan man tatawagin kayo. Anak, iho, iya, hindi. Mr., Miss, Sir, Ma'am. Ganito yan. Okay? Clear? So okay tayo doon? Mga Mr. Yes, sir. Okay. Engagement. Sabi ng NTC, huwag nyo na raw i-engage yung teacher ninyo beyond 5 p.m. or sa weekend. Okay, sa akin, hindi. Kung beyond 5 p.m. may questions kayo, hit me up sa messenger. Huwag sa email. Okay, kung madaling araw yan, sige, fine. Go ahead. Bakit? Kasi alam ko naman na yung iba rito working student. Eh. Yung iba rito, mga madaling araw lang nagkakaroon ng stability sa internet or madaling araw lang nakakagamit ng internet. So, mag-e-engage talaga yun sa teacher nila, madaling araw. Hindi ako magagalit kahit i-message nyo ako na madaling araw. Walang problema sa akin. Okay? Pero kung minsan, baka puyat na ako talaga, hindi ko na nasisin, pagbigyan nyo na lang yun. Pero walang problema sa akin beyond 5 p.m., gabi, madaling araw, weekend, okay lang yan. Hindi ko ikakagalit yan, hindi ko ikakasama ng loob yan. Pero, eto ha, pero, okay? Bago kayo magtanong, bago nyo ako i-engage, panuurin nyo muna yung mga video lecture posts na ipopost ko sa Facebook group natin. Kasi nandun naman na lahat ng sagot sa tanong ninyo. Kaya kung minsan, pagka merong magme-message sa akin, ang sagot ko na lang ganito, please paki-watch yung video lecture post sa Facebook group natin, andun lahat ng sagot sa tanong mo. Hindi yung sarcasm at hindi yung pagkainis. Ganun ako talaga sumagot, generic lang ang answer ko. Pagka ang alam ko, ang tanong mo ay nandoon naman na na-address na. So, panoorin nyo muna. As of today, wala pa naman nakalagay na video lecture post sa Facebook group natin. Okay? Lalagyan ko pa lang. Yan, lalagyan ko pa lang yan. Okay? So, pagkalagay ko, pwede nyo nang panoorin at balik-balikan. Unang post nun, isang link pa lang ng YouTube link. And then, susunod, as the semester progress, as the cycle progress, madadagdagan yung link na yun, e-edit ko lang ng e-edit yung post na yun. Hanggang sa makumpleto yung lecture natin ng buong-buo, nandun lahat sa post na yun, sa iisang post lang na edited na as the semester progress. Okay? So, nandun na lahat ng sagot sa tanong ninyo. Lahat naman ng mga video link nasa YouTube channel ko naman. Yung YouTube channel, nandun din yung mga ibang mga subjects ninyo na nahawakan ko din. Meron din ako mga lecture doon. Pwede nyo rin bisitahin. YouTube channel, pagka nag-post na ako ng link, andun na yun. Okay? So, okay na tayo sa submission. Saan sinasubmit? Sa Facebook group, hindi sa Google Class. Okay na rin tayo sa kung may late ba, ano gagawin pagka late submission. Okay na rin tayo sa grades. Bakit ganyan ako magbigay ng grades? Bakit puro 100? Okay na rin tayo sa engagement. Na beyond 5 p.m. pwede or kahit na weekend pwede. So, okay na tayo sa lahat halos. Ito na lang, okay? Pagka kayo, meron kayong mga kaklase na patuloy pa rin na nagpo-progress na yung semester natin, ha? Kilala nyo naman siya, nakaklase nyo siya dito sa subject na to at hindi pa rin nag-e-engage dito, hindi pa rin nagpaparamdam, hindi pa rin pumapasok sa Facebook group. Wala pa rin nga siya sa Google Classroom. Hindi siya umaattend ng kahit na ano, etc., etc., etc. Alam ko na yung iba rito na igaling na sa akin at ang alam mong nila, hindi ako nang babagsak. Okay? Iba na ako ngayon kasi nga na-call out ako ng NPC dyan. Bakit daw hindi ako nang babagsak? Ako po ay nang babagsak na. Malinaw to. Okay? Bilang patunay na ako ay nambabagsak na. Ito pa pala, ayan o. Ayan o, major subject yan. Same subject kayo, motor control. Yan.
Sir, siya 3.1 din. Sa ewan ko ano to, basta 2 sems ago to eh. Ah, pakiila Dakis po ata 'yan eh, no. Oh, malamang. Kaklase ko din po sila. Talaga ako diyan. Ayan oh. 0-0 ang bagsak. Yung mga IP na 'yan, hindi na nila nalakad diyan, bagsak na talaga. So, ibang-iba ako as compared to nung nagsimula yung pandemic learning na hindi ako nang babagsak. Okay, ngayon talaga nang babagsak na ako. Ayan ang patunay na nang babagsak ako. Major subject 'yan. Ayan o. Okay? Clear? So, paki-remind sila na kung di pa sila magpaparamdam, talagang ganun ang mangyayari sa kanila. Ayokong makakarinig ng ganitong katwiran. Tip ko rin sa inyo to ha. Huwag kayo nangangatwiran ng ganito sa teacher nyo, mabibisit lalo eh. Sir, working student ako eh. Ano ba naman yan? Napakawalang yan yun naman, sir. Working student ako eh. Grabe naman, sir. Madaling araw na nga ako nakaka-uwi kasi working student ako eh. Grabe ka naman pala, sir. Ganyan. Huwag nang huwag niyong kakatwiran sa teacher niyan. Lalong mabibisit. Lalong mabibisit. Okay? Why? 24 hours sa isang araw eh. Imposibleng wala kang 5 minutes man lang doon sa task. Imposible yun. Hindi, sir. Grabe talaga madaling araw. Imposible yun. 24 hours sa isang araw. Imposibleng wala kang 5 minutes doon sa task. Wag na wag niyong kakatwiran yung working student kayo, mabibisit lang ang teacher niyo. Time management lang yan eh. Time management lang yan. 8 hours kang matutulog. So meron pang ilan na remaining? 16. 8 hours kang magtatrabaho. So may ilan pang remaining? 8. So yung sa 8 na yun, wala ka man lang 5 minutes doon sa teacher mo? Imposible. Wag na wag niyong kami kakatwiranan ng ganun. Hindi namin tatanggapin. Okay, magiging teacher din kayo, masakit para sa inyo yung mabaliwala. Alam nyo, kaming mga teachers, pwede nyo kaming murahin, pwede nyo kaming sabihang tanga, pwede nyo kaming sabihang hindi marunong magturo, pwede nyo kaming sabihang bobo, huwag nyo lang kaming babaliwalain, masakit. Binaliwala mo yung subject ko, 5 minutes, wala ka man lang sa akin sa 24 hours, binaliwala mo yun. Masakit yun. Bilang, para sa teacher, yun ang pinakamasakit na mararamdaman ng teacher, yung baliwalain. So, hindi nila pwedeng katwiran yan. Sir, namatayan kami. Isang sem kang nagluksa. Sir, hindi tayo pare-parehas ng coping mechanism. Yes, I understand. I understand na hindi tayo pare-parehas ng coping mechanism. Pero, hindi katwiran yung isang sem kang nagluksa. Ako nga, ongoing yung class. Namatay yung tatay ko eh. Tawag yung kapatid ko. Tawag siya. Nag-appear dito sa laptop na may incoming call. Ongoing yung class ko noon. So, kailangan ko sagutin. Dahil nararamdaman ko na yun eh. Kasi nga na-hospital tatay ko the night before. Pag tawag, di ko pala na-off yung camera. Iyak-iyak na ako talaga dun. Then, class. Look, again, paulit-ulit ko sinasabi to sa mga estudyante ko. At malamang ganyan din ang mararamdaman nyo pagka teacher na kayo. 24 hours sa isang araw. Imposibleng wala kang 5 minutes man lang sa teacher mo. Okay? Sir, tagabantay ako ng tindahan. Sir, nag-alaga ako ng lola. Sir, nag-alaga ako sa ospital. 24 hours sa isang araw, imposibleng wala kang 5 minutes sa teacher mo. 7 days a week, imposibleng wala ka man lang 5 minutes sa teacher mo dun sa week na yun. Diba? So, huwag niyong kakatwiran yun. Umattend kayo ng class or hindi, walang problema sa akin. As long as yung task na gagawa ninyo. Kasi kung hindi kayo a-attend dito sa klase natin. Meron namang video lecture eh. Tama? So, pwede niyong balik-balikan. So, ibig sabihin, hindi talaga mandatory ang pag-attend ng sync para sa akin. Kasi hindi na, kasi naiintindihan ko naman internet connectivity issue eh. But, mas maganda pa rin ang live na may lecture kang naririnig, lalo na board exam subject to. So, much better pa rin na live na nakikinig ka ng klase. Yes, hindi mandatory, pero if I were you, attend the sync meet. Lalo na sa mga board subjects. Okay, so kailangan niya yan. Lalo na yung principles of motor learning talaga. Motor control and learning. Yung subject natin na to, masalimuot to. Okay, so medyo alanganin talaga to. Kasi, actually, maraming nagme-message sa akin eh. Pagka nung nakita sa YouTube, yung lecture nung nakaraang SEM, nakita nila sa YouTube. Iba-ibang schools,
Sir, baka po pwedeng makahingi ng slide, sir. Baka po pwedeng makahingi ng ganito. Kasi yung subject nyo na to, yung principles of motor control, medyo may hirap tong hanapan ng mga references talaga eh. Sa web or sa library or sa kahit na anong references. Talagang hihimayin mo at bubusisiin mo to eh. Okay? Yung lecture na to, yung principles of motor control. Kaya nga kung ako sa inyo, since na naka-upload naman na sa YouTube yung lecture, panoorin nyo ng panoorin yan paulit-ulit hanggang sa maging embedded na sa mind ninyo yung lecture na to. Kasi hindi pwedeng i-spoon feed talaga yung subject na to eh, na nandun na lahat ng mga output, nandun na lahat ng mga sagot sa mga possible questions. Hindi. Hihimayin mo talaga to eh. Ito yung mga paggalaw ninyo, bakit kayo gumagalaw, ano ang nag-uutos, bakit kayo gumagalaw, ano ang mga theories, bakit kayo gumagalaw. Yun yung subject natin, yung principles of motor control and learning of exercises, sports, and dance. Okay, yan yung FCTPE4. So, board subject yan. So, kailangan nyo talagang attendan. Kahit na sinabi ko na hindi mandatory yung attendance dito sa sync meet, but if I were you, attend the class. Pa rin. Attend the sync meet pa rin. Mas maganda yung live. Makaka-discuss tayo. Ako pa pagka nagdi-discuss, yung parang nagpapalitan lang tayo ng salita. Parang live, parang nasa classroom setting lang. Maski sa classroom, ganun eh. Hindi nyo nga kailangan magtaas ng kamay pagka nagpa-face to face. Hindi nyo kailangan magtaas ng kamay. Pwede tayo magkwentuhan habang nagdi-discuss. Ganun ang way ng teaching ko pagka nag-face to face. So para may semblance of normalcy naman, semblance of face to face naman yung klase nating online, ganun din ang gagawin ko. Pagka may sync meet, discuss lang tayo. Ganun. You unmute and then makipag-discussion ka lang kung may tanong ka or may query ka or kung meron kang gustong idagdag doon sa explanation. Okay? So ganyan ang magiging takbo ng klase natin. Okay, yung task, 2 weeks yan para sa prelim, 2 weeks para sa midterm, 2 weeks para sa finals. Pero huwag kayong mag-alala, kahit na bukas ko pa i-discuss yung task, kayang-kaya niyong tapusin yung task. Eh. Madali lang naman. Okay, i-discuss ko na lang yung tomorrow kasama nung lecture natin para bukas. Okay, yung lecture natin, medyo madugo din. Kaya if I were you, screenshot yung slides. If I were you, mag-jot down lang ng mga notes habang nagdi-discuss tayo. Okay, clear? So, any concerns so far? Any questions? Anything else? Yes, go ahead, Mr. Lavarias. Coach, magkakaroon pa rin po tayo ng mga quizzes. O pala, good question. Hindi ako kailanman nagpapa-written exam simula nung nag-pandemic. Actually, kahit nga nung face-to-face, hindi ako nagpapa-written exam isang beses lang. Tapos madali pa, up to 15 items pa, multiple choice pa. Okay? Katwiran ko kasi doon, ngayon, learning, online learning. Kasi online class to eh. Hindi mo naman talaga ma-assess ng mabuti to eh. Meron kayong Google, meron kayong mga dalawang device dyan. Diba? So, hindi talaga ma-assess ng tama. So, ang gawin na lang natin, wala tayong written exam, wala tayong major exams, pero meron akong tinatawag na quizzes. Alam, familiar naman na kayo sa quizzes, tama? So, magpapa-quizzes tayo. Hindi siya recorded. Hindi recorded. Pero kailangan yung mataas ang grade doon. Why? Yung magta-top 3 dun sa quizzes, exempted na sa project. Exempted na sa week 5 and 6. Okay? So, yun ang para sa tanong mo. Wala akong exam, pero meron akong quizzes, hindi recorded, pero may pinaglalabanan naman yung top 3. Okay? So, may questions tayo? Anything else? Anybody else? Questions? Sige, tanong. Baka may tanong pa. Mga Mr. at Miss, sige, tanong. Wala daw, sabi ni Mr. Kit. Anybody else? So, sino rito ang wala pa sa Facebook group? Sino? Nasa ilan na ba to?
Yun ang Facebook group. Thank you ano Mr. Buraga. Thank you. Ayun yung link. So today nasa 75 na yung nasa Facebook group. Kung nasa 75 na yan, uy, okay na, sobra-sobra na pala. Ay, kulang pa pala kasi 99 students kayo eh. Pakisabihan yung iba, okay? So, dun tayo sa Facebook group sasubmit. Okay? So, yung classwork naman, i-edit ko to. Ito na, para hindi kayo nalilito. Wait. Outputs should be submitted in our FB. I will only check outputs submitted or yan, for emphasis. So, a-assign ko na to. Okay, bukas ko naman i-discuss to. Itong prelim natin. Okay? So, any concerns? Anything else? Anybody else? Questions? Wala na magtatanong kung may GC ha. Wala tayong GC. Engagement sa Facebook group. Tapos, kung meron kayong message, huwag nyo akong email. Hit me up sa Messenger sa Facebook. Okay? So, questions pa? Calling once? None po, sir. Okay, sir. Twice? Thrice? Sige, kung wala na, let us pray. Lord God, maraming salamat po sa lesson na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pairan po ulit ng talino, lakas at galing sa pag-aaral, Panginoon. Hindi lang po dito sa subject po namin, pati na rin po sa lahat po ng na-enroll po namin. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat! Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, coach. Ingat po. Salamat. Salamat.